Welcome back to my channel. My name is Violet Savannah, and my channel has been renamed to V Savannah Official and was formerly known as Violet Savannah 19. I just renamed it for some reason, you know, because something happened to my YouTube channel, and I just renamed it to have like a fresh beginning. Not to create a new channel, but to start a new one, you know, a fresh, like a comeback. Yes, so for today's vlog, tayo ay mag-usap, charot. For today's vlog, I will just, I'm just going to discuss you about what happened to my channel. Why my ads has been unpaused or was removed by AdSense. It was just temporary though, because my ads has been unpaused right now. Unpaused for like few days ago already. Okay, and I am 6 months pregnant. So before, yung mga previous vlogs ko, malit may chat ko, and now, 6 months pregnant, pero malit lang siya tignan, per 6 months na ito. So in 3 months, it's my 2 already. So that will be on September, maybe first or second week. Kasi sa midwife, yung sa prenatal ko, it's like September 12. And then dun sa nagpa-transfer ako before, kasi gagamitin ko yung documents. Yung 2 months pa yung chan ko, ang inidin niya naman ay September 9, so medyo ano, may magkaiba ng date, pero hindi naman ganun ka layo yung gap. So ayun, so i-discuss natin kung bakit nawala yung ads ko. Na-monetize ako September 29 last year, 2020. So, from that time, yung AdSense ay magsisend ng pin, or nagsend ng pin automatically, hindi ko na siya nare-request. And I have 4 times na pwede mag-manual request in case yung automatic na sinend is hindi ko ma-receive. So, ayun na yung nangyari. Hindi ko siya na-receive yung first time yung automatic na pin na sinend ng AdSense sa akin. Hindi ko siya na-receive. And then, I manually requested maybe around January, and I didn't receive it. And then, I requested again on February again. I didn't receive it. So that's the address that I used was in Rojas. Well, that's, you know, one of the municipality in Zamboanga del Norte. So yun yung lugar ng partner ko doon, kasi ako nakatira nung nag-umpisa ko. I mean, until now naman, bumisita na ako dito sa bahay namin sa Rizal naman to. Like, pag motorcycle yung sasakyan, kasi walang stop-stop unlike ng bus or jeep, may stop dyan kasi bababa ng pasahero. So it's like 2 hours travel time lang pag motorcycle, wala kang pupuntang iba-ibang chuchu dyan. So, ayun, February nag-request ako, pagka March hindi pa rin dumating. So I decided, I asked help sa one of my teammates na very generous, very kind, and you know, always willing to help without any return. That is Gabby's Adventure, and yung channel niya. So pag-subscribe si CC Gabby's Adventure, or yung real, that is the channel of her child na minamanage niya, pero yung name niya is si CC Ilioza. Alright, so sobrang thankful ako sa kanya, kasi she's always checking with me, not just for my channel, giving me encouragement, and you know, something like that. So hindi lang sa channel ko, pati yung pregnancy ko, nag-check siya sa akin. Ayun, so I'm so thankful. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko, pinupush nga ako ng taong to, ganito, ganyan, hindi ko nakita in person, eh bakit ako mawawala ng pag-asa? So, ayun, nag-ask ko ng help from CC Gab or CC Ilioza, and then ayun, tinulungan niya ako, ganito, gagawin natin. Nag-try ulit kami ng request for the third time, and I use a different address. Ito ang ginamit ko is itong home address ko dito sa Rizal, and then parang hindi pa rin dumating
nag-try kami mag-request for the last time and then mag-troubleshooting daw kami sa acting. Ganon yung gagawin namin. So, nag-March niya. So, nag-April na. Hindi pa rin siya dumating. And then, mag-antay na lang kami ma-expire yung... Kasi parang hindi ka pwede mag-troubleshooting ng pin. Based on sa sinabi ni Sisi Ilioza, kasi hindi ko pa naman siya na-try. Kasi nga, nung time na yun, parang hindi pa expire yung pag-request namin. Parang 1 week pa ata or 2 weeks pa lang mula nung nag-request kami for the fourth time. Tapos, kaya hindi kami makapag, ano, makapag-troubleshooting. So, ayun. And then, around second week of May, so, luckily, may nag-text sa akin, sabi, Miss Violet, claim your letter at the post office of Rojas. So, nagtaka ako. Kasi, yung Rojas, yan yung initial address ko. Dun sa sinend sa akin ng automatic mail from the date na na-monetize ako, Rojas talaga nilagay kong address. Tapos, yung manual request, first and second, Rojas pa rin. And then, yung third, syempre, parang sabi ko, maybe there's something wrong about the address. So, I tried yung Rizal naman. Twice ko din ginawa tong Rizal. Ayun. Finally, nag-text sa akin, sabi, claim mo daw sa post office ng Rojas. So, punta ako doon. And guys, naka-receive ako ng 3 letters from AdSense. So, parang natambak siya. Yung iba nga, dapat parang end of April yung nakalagay doon na receive. Hindi. Dahil nga kasi wala akong signal doon sa Rojas kung saan ako nakatira. Unless, akit ako ng bundok para makapag-signal. Kaya ko naman mag-exercise ng palakad-lakad lang. But, not to the point na akit ako ng bundok para magpa-signal like araw-araw. Ayun, siguro nag-message na sa akin. But I wasn't able to receive it kasi wala nga akong signal. Ganun siguro. Naka-receive na lang kasi ako ng message sa kanila like around second week of May nung nandito na ako sa Rizal, sabi, ganito, ganyan. Kaya pagpunta ko doon, I'm so happy na parang hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Like, I'm so happy kasi, to be honest, kasi hindi ko kaya din i-give up yung channel ko. Kasi I exerted not just time and effort, pati din konting amount ng money. Nakapag-invest na ako ng very light. And then yung mga puyat ko dati, especially nung nag-start pa lang ako, one moment, because my puppy is crying. Right, guys, ayan na natin yung puppy ko. Dalawa pala sila sa puppies. Pero pang isa lang yung umiiyak, si Kulay ata yan. So yung puppies ko, si Panda at saka si Kulay. Kulay kasi Buluyagon means bugay-bugay, something like that. Bad ass. Alright, so ayan guys, nung pumunta ako ng Rojas kasi nga excited ako na baka maging okay ba yung isip ko, baka ma-unpost pa. Kasi sabi dun sa email, yun nga, kailangan i-verify yung address. Binigyan ata ko ng 4 months ata yon na need ko i-verify from the date na inalis nila yung ads ko. So, kung hindi ko ma-verify yung address ko, parang siguro, parang aalisin na nila yan. Parang i-demonetize na talaga ako. So, ayun. Fortunately naman talaga, swerte yung baby ko, diba? So, ayun, na-receive ko yung AdSense, sinet up ko, and then I inform Gabis, Sisigab, my address has been verified already, what comes next, anong gagawin ko next, sabi niya, mag-ano ako ng tax, tapos yung mga steps pa ng tax, nag-ask pa ako sa kanya, parang kasi yung na-outdated ako, parang nawala ako sa social media. Pag nakakapag-Facebook naman ako, pero minsan free data lang kasi hindi na ako nagpapalog kasi hindi naman ako araw-araw umaakyat ng bundok para magpasignal eh. So, bakit pa ako magpapalog? Magastos yun. Kaya, ayun, nung okay na yung tax ko, approved naman, walang problema. Yung iba, sabi ni Sisi Ilioza sa akin na congrats kasi approved kagad yung finilapan kong form about sa tax, yung in-enter ko information doon. Kasi yung iba daw, nagkaka-problema dahil doon. So, lucky ulit ako kasi wala namang problema. Ayun, and after nun, sabi ko, paano yung payment method? Parang gusto ko din ng assistance from her para to make sure na, kasi parang ano na ako eh, doubtful na ako sa sarili ko. Parang kailangan ko talaga ng help.
Kasi nga, dahil dun sa nangyari. So, I ask her again. So, again, si Ilyosa again. Ay, sa sobrang daming time na nahingi ako ng assistance na from her. Hindi niya naman kailangan ng return. Sobrang bait niya. Kaya, ayun. So, ginaid niya ulit ako kung paano mag-ganto at payment. Siya pa nga naghanap ng yung Swift BIC or yun. Ano ba yung BCI ba yun? Basta sa akin, BIC na parang sa isang isang number lang naman or isang code lang pala daw yun sa limpawa yung bank na ayong payment method ko is BPI. So, sa lahat ng BPI, yun lang yung parang Swift BIC sa akin niya eh. So, siya pa yung nag-search. Tapos, ayun, successfully naman. So, ngayon, ang hinatay ko na lang is to check ko yung 12 or kung kailan yung transfer ng money from yung sa school yung AdSense. Tignan ko kung maka-payout na ako pag aabot na ng $100 sa threshold ng ano, yung $100 threshold para maka-get pay. So, ayun lang naman. Thank you so much, Sisi Ilyosa or Gabby's Adventure sa tulong mo palagi and sa pag-check mo sa akin and of course also sa Team Squadron. I really thought na kinick out na ako, so sobrang tagal na din kasi ako hindi nakapag-update like sa GC kasi wala din naman ako may tutulong, like hindi ako makapag-plane, hindi ako makapag-support, like zero balance, like zero, totally zero yung support na maibigay ko dahil nga wala akong signal, like yung sitwasyon ko lang talaga. So, ayon. So, yun lang naman. Yung ads ko now is okay na. Thanks God. And sa mga tumulong sa akin at sa mga taong nagsusupport sa akin before or used to support me, pero hindi na ngayon, char. Thank you pa rin sa inyo at sa mga future na supporter ko. Sana magkaroon naman, diba, ng future supporter ko. So, ayun guys, that's all for today. I-end ko na to. Update ko lang. Kasi, hindi na ako nakapag-upload ng yung parang normal vlog. Lahat na lang nang in-upload ko. Ilang days din yung interval. Minsan 1 month. Tapos weeks din. Tapos short lang yun. Kahit nga nawala yung ads ko, may time din na nag-upload ako ng short video. Kahit I'm not earning. And then, wala din naman views kasi nga yung mga wala na akong support system kasi nawala nga ako doon. Pero ngayon, I'm hoping na yung comeback ko naman is magiging okay yung output. So, ayun lang naman. Thank you so much for watching.